Mga bro, bagong era na ito para sa Philippine defense sector. With the RA 12009 new Government Procurement Act now in place, ang Department of National Defense, DND, ay may solid legal framework na para suportahan ang bagong paraan ng pag-procure ng defense systems mula sa foreign suppliers at manufacturers. Game changer ito mga bro, dahil nagbibigay ito ng stage para sa mas efficient at strategic na defense acquisitions. Isa sa mga brilliance ng RA 12009 ay ang prioritization ng mga bansang may Defense Cooperation Agreements, DCAs letter, o Memorandums of Understanding, MOUs, with the Philippines. Maraming bansa ang may ganitong agreement sa atin, pero ang DND ay nag-level up sa pag-categorize ng mga bansang ito. Tinitiyak ng categorization na ito na ang procurement strategy natin ay hindi lang tungkol sa pagbili ng kagamitan, kundi tungkol din sa pagbuo at pagpapatibay ng strategic alliances. Pasok si Defense Secretary Gilberto Teodoro, na nagbigay liwanag sa term na preferred partners sa konteksto ng sourcing weapon systems para sa AFP modernization program. Ang mga preferred partners na ito ay hindi lang basta-bastang bansa na may DCAs letter o MOUs, sila ay mga bansang aktibong sumusuporta sa Pilipinas sa pagdepensa ng ating teritoryo, maritime domains, at sovereign rights. Committed sila sa pagpapanatili ng status quo, pagsunod sa international rule of law, at pagtiyak ng freedom of navigation. Kaya, sino nga ba ang mga preferred partners na ito? Kabilang sa elite group na ito ang United States, ang ating tanging treaty ally, Japan at Australia, parehong may RA, SOVFA at co-members ng SQUAD, at mga consistent supporters tulad ng UK, France, at Canada, na ngayon ay gumagalaw papunta sa pagkakaroon ng VFA, RA sa atin. Ang mga bansang ito ay hindi lang nagbebenta ng armas sa atin, sila ay nandyan para sumuporta sa misyon natin na siguraduhin ang seguridad ng ating bansa. Pero wait, there's more. Kasama rin sa potential preferred partners ang Israel, South Korea, at Turkey, mga traditional suppliers ng AFP. At huwag kalimutan ang mga bansa tulad ng India, Sweden, Germany, at Italy, na lahat ay gumagawa ng hakbang para palakasin ang defense ties nila sa atin. Patuloy na lumalawak ang listahan na ito, at kasama nito, ang ating defense capabilities ay patuloy na lalakas.